Yes po, muli po isang magandang-magandang araw na naman po sa ating lahat mga ka-coiners. Muli po, Coiners Ring nagbabalik. At napaganda po ng aking content sa araw na ito. Ito po ay aking sinipi sa isang episode po ni Boss Toyo ng Phone, Pinoy Phone Shop. Pinoy Phone Star. Yes po, Pinoy Phone Star. Sinipi ko po ito at ikinontent. Ginawa ko na actually ito ng isang short pero parang nakulangan po tayo. Dahil napakaganda po ng episode na ito, ito po ay patungkol po sa mga pera po ng mga ketongin noong panahong, noong unang panahon. Ito po yung mga tinatawag po na leper's coin. At siya po ay binenta ng isang tao na kung titignan naman po natin ay makikita naman po sa kanyang ayos na hindi po siya naghihirap at mukhang mayaman naman po mga ka-coiners at napakabibo po ng taong nagbebenta ng mga nakikita niyong bariyang yan. Hindi ko lamang po nakuha ang pangalan ni Sir. Yan po ang kanyang picture mga ka-coiners. Tatlong piraso po ang dala niya at yan nga po ay binibenta niya sa halagang 20,000 pesos. Subalit, siyempre po, tumawad po si Boss Toyo at lagi po kapag barya po ang pinag-uusapan ay meron pong tinatawagan si Boss Toyo para kilatisin po ang mga baryang kanilang ibinebenta po sa kanya. Siyempre po para makasigurado siya sa authenticity nito, kung genuine ba ito o kung magkano po ba talaga ang halaga nito. At pagdating po sa barya, malimit po ang tinatawagan po ni Boss Toyo. Ito nga po si Idol Arman Remandaman na isa pong talagang napakagaling po na coin collector at talagang eksperto na po sa larangan po ng mga collectible coins. At ayon po kay Idol Sir Arman, napakagagandang kondisyon naman po ng mga nasabing barya at ito po ay magkakahalaga po pare-parehas po bawat isa ng 4,000 piso bawat isa, so tatlo po sila at ang presyo po nito ay nasa 12,000 pesos. At yan nga po, napag-usapan po ng mag-asawa na tawaran po ito sa halagang 10,000 pesos. Yes po, 10,000 pesos po ang tawad ni Madam at ni Idol Boss Toyo. At dito na po pumasok yung pinakamagandang parte po ng episode na ito. Ayon po kay Sir ay dadagdagan po niya ng 5,000 piso ang napagbenta niya na 10,000 pesos para i-donate po sa isang babae na napaunawad po niya na nagbenta ng t-shirt po kay Boss Toyo. Ang babae po ay napakabata pa at may sakit at nagdadialysis na po. So ayon po kay Sir ay idodonate na lamang niya ang napagbentahan na 10,000 pesos at nagdagdag pa po siya ng 5,000 pesos. So matotal po 20,000 pesos po ang tulong na ibibigay niya doon nga po sa babae na kanyang napanood. At sa gulat at tuwa naman po ng ating idol na si Boss Toyo, agad-agad po na tinawagan nito yung naturang babae para po ipaalam sa kanya na mayroon pong isang nagmagandang loob para tulungan po siya. At ayun nga po, napagbentahan niya na 10,000 pesos at nagdagdag pa ng 20,000 pesos. So matutol po ay may 20,000 pesos po na matatanggap na tulong si Madam. Siguro po mga ka-coiners, yung hindi pa po nakasubscribe po sa Pinoy Phone Star, tingnan po ninyo at baka gusto niyo po ninyong panoorin itong episode po nito na talagang napakaganda po. Dito po ay nakikita natin na napakarami pa po talaga ng mga tao na handa pong tumulong sa mga nangangailangan. Isa na nga po si Sir na talagang napakabait at yun nga po, napagbentahan niya po ng 10,000 para po sa tatlong barya ay dinagdagan pa po niya ng 10,000 pesos para nga po kanya lamang pong itulong. So mabuhay po kayo Sir, kung sino man po kayo, Diyos na po ang bahala na gumabay at magbigay po ng marami pa sanang biyaya sa iyo at sa iyo pong pamilya. Ganun din po sa iyo, Boss Toyo. Maraming salamat po sa napakagandang episode na ito at sa
Pinoy Postar na talaga pong nagbibigay po ng aliw sa mga manunood. At ako po, si Coiner Ring ay umahanga po sa iyo, Sir. Salute! At para po sa kabatiran ng lahat, si ate po pala ay mag-a-undergo po ng kidney transplant. Madam, Sir, sayo, sana po ay gabayan kayo ng Panginoon at nawa po ay maging matagumpay po ang operasyon po na gagawin sa inyo.